So, hello guys, good morning. So, welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So, mayroon tayong isi-share ngayon guys na konting kaalaman kung bakit mataas yung RPM ng inyong sasakyan at minsan ay hindi gumagalaw yung RPM at minsan naman ay yung temperature gauge. So, mataas yung RPM, hindi gumagalaw yung RPM, at minsan yung temperature gauge. So, dito guys, ito yun guys. So, mataas ang RPM ninyo kasi hindi nakakadetect itong coolant temperature sensor ninyo. Maraming dahilan. Short na siya or open kasi dalawang klase ito guys. Normally close, normally open. So ito siya, ang dahilan nito ay itong naputol, yan o, putol na iwan doon sa thermostat housing. Ito yun. So yan, naiwan yung thermostat housing, nakaganyan yan siya guys, kaso putol. So wala na siyang contact, ito wala nang contact siya guys. So sa loob niyang siya guys ay mayroong honeycomb. May honeycomb siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Mayroon siyang honeycomb sa loob. Ito. Para ito siya ay naka-float lang. Naka-float lang to. Naka-float lang siya. Naka-floating. Ito. So pag yung honeycomb ay mag-transfer heat siya or mag-melt siya, ngayon sa loob yan mayroon yung dalawang wire. Ito kasi parang resistor to, parang capacitor na type ito siya, na pag na-reach niya yung optimal na heat ay magko-close siya or minsan mag-open siya. So dalawang klase ito. Ito siya is normally open, ito siya magko-close siya. Itong klase na ito, normally open to siya, magko-close siya. So ngayon pagka ma-reach niya yung temperature, operating temperature ng makina or optimal niya temperature, ito siya magko-close. So automatic yung auxiliary pan ninyo ay gagana. Ito siya. So ito yung dahilan kung bakit mataas yung RPM ninyo at saka minsan yung temperature ninyo. Dito naman ito siya ay normally open, normally close. Ito pala siya guys ay normally open, magko-close siya para mag-engage yung auxiliary pan nyo. So normally open, magko-close para mag-engage yung auxiliary pan. Ito siya ay normally open din, magko-close yung auxiliary pan nyo. Ito siya, parehas lang dito. So may isang klase nito guys, hinahanap ko pa. Normally close naman siya, mag-o-open siya. So dalawang klase ito, normally close, mag-o-open. Normally open, magko-close. So yung function nito guys ay pagganahin yung auxiliary pan. Ito, pagganahin yung auxiliary pan, ang function niya, at magsisend ng message doon sa panel gauge ninyo sa temperature gauge. Yan yung trabaho nito. Pero kung wala kayong thermostat kagaya nito, ay abnormal yung operation ng ID ninyo at saka yung temperature ninyo. At the same time, pati yung auxiliary pa ninyo. Minsan matagal siyang gagana. Minsan naman maagang gumana dahil nadidetect niya, mainit na kaagad yung nadidetect niya kahit hindi pa nag-reach sa
optimal temperature niya, operating temperature. So yan, no. So yan guys, sana nakakuha kayo ng kunting kaalaman about dito sa binigay ko sa inyo. So panoorin ninyo yung susunod na video before na ating tinanggal to. So God bless, naway nakatulong sa inyo guys. Ito lang naman ang mandar. Huh? Ito lang ang mandar. Hindi, pagbunot ko ngayon. Testingin ko na. Waya.
Sige, tagal. Screw diri tang-tang ko kayo. Kuha dito ang kwa kayo. Mukha na. Pati yung wheel gears niyo.